Ito ay para sa jogging cage, no, pang repair, no, plancha. Dito naman tayo. Yung mga ganitong paraan, ito lang yung ginagawang second option kapag kailangan na kailangan talaga. Pero dapat marunong, no? No? Ito yung grinding disc. At ito rin naman yung pinagtapusan ng mga grinding disc, no? Ito. Ito. Dito tayo para. Itong grinding disc, kapag maliit na siya, no, hindi siya itinatapon. Dahil ito ay nagagamit namin para gumawa ng butas para sa mga plate. At ito ay para sa tower crane, no? Ang diameter nito ay 50mm. Ngayon, pwede nitong gawin. Pagpudpud mo ay pwede itong gamitin pangkinis ng butas, no? Panglinis para magandang tingnan at pantay-pantay yung pagkabutas. Ito yung mga ginagamit na second option kapag wala talaga magamit at kailangan. Ito yung paraan number 1 para makagawa ka ng connecting plate, no, na kailangan may butas 50mm 60mm. Ito yung mga second option na pwede mong gawing paraan para makagawa ka ng connecting plate, no, na hindi mo na kailangan ipamachine shop, no. Kaya lang dapat ang gagamitin mong plate yung MSE plate or 4140 na matibay din, no. Kasi sa butas, wala kang magiging problema dahil meron ka ng option na makagagawa ka ng butas at makinis. Depende sa kung ano mong gustong butas kalaki. Ito yung ano, yan. Ito yung nagagawa ng grinding disc. Ito ay parts sa lahat ng mga tower crane. No? Parts ng tower crane. At ito ang mga nagagawa po ang member ng ano, ng tower crane. Yan, electrician. Electrician. Tinanggal ko yung sombrero niyan, wala nang buhok sa gitna yan. Ito po, mga parts yan ng tower crane. Ito po ay ang hydraulic pump, no? High power hydraulic pump, no? Ito rin po, hydraulic pump. Ito naman po yung jacking yoke, no? No? At ito lang po yung hydraulic cylinder ng tower crane. No? Ito po ay resistor bank o power resistor. No? Power resistor bank. Ayan. Ito, kaya kayo po, kapag meron kayong mga ginamit na grinding disc, no? Grinding disc, ulit po, grinding disc, hindi po cutting disc, ha? Grinding disc, huwag nyo pong itatapon, no? Kasi maaari nyo po ito magamit para makagawa kayo ng hole or butas. Nakagaya nito, bilog siya, no? Butasin niyo ng ganito. Tapos o kaya ganito, then after noon, makikinis niyo siya ng ganito kakinis. No? Or ganito kakinis, no? 50mm ang diameter nito. Ito. No, ito ang diameter nito, nasa 30mm. So magagamit ito para pang kinis ng butas na gusto nyong kinisin. 15mm ang ginawa namin butas dahil ito ay para sa tower crane, pang 1.6 by 1.6, no? Kaya po ay gumagawa po kami rito ng fixing angle, reusable, disposable. Ito po ano, no? Depende po sa gusto nyong quality, pwede pong disposable at reusable, no? Gumagawa rin po kami rito ng tie-in bracket, for example, gaya po nito, no? No? Ito po tie-in bracket,
ginagawa po namin yan. Ito, tie-in bracket. Ito pong bracket na ito, ito po ay pang external, no? Pang external climbing po yan, no? Yan, ito po yung mga mask, no? Mask ng tower crane. Ang size po ng mask na ito, marami po kasing klase ng mask, no? Pero ito po kasi pang 8 tonner ito, pero talagang ang standard ng pang 8 tons ay 1.6 po talaga. 1.6 by 1.6 by 3 meters, no? No. At meron din naman pong mga kanya-kanya na kategori ang mga mas, no? Meron po kasi silang mga plumbness at meron silang thickness, no? Kaya hindi po pare-parehas. Ito po, 1.6 by 1.6 by 18 centimeter, no? Meron po kasi 16-15 yung plumbness, no? Plumbness po yung ano natin. Plumbness, ito po yung plumbness, no? Lapad, no? Yun po ano. 1.6 by 1.6 by 3 meters standard po ito. Ang lapad nito ay 18 centimeter, no? Meron po kasing special mass na 7.5 at meron din pong special na base mass, no? At meron din pong special mass na may monoblock. Ayun po yung may monoblock. I-zoom po natin ng konti. Ayun po yung may monoblock, doble. Tapos naka-fix po yung mga ano niya, macro support niya, yung mga brace. Hindi po siya kagaya nito na naka-bolt type po siya. Ito. Ito, naka-bolt type. No. Ulitin ko po, ito po yung standard na mas. Yan. Standard na mas. At yung pong yun, yung pong may, yun po yung monoblock. Ayan, yan po yung may monoblock, no? Yan. Yan po yung special. At meron pa po dyan, yung tinatawag na special mass 7.5, 1.6 by 1.6 by 7.5. Kung dito po sa ano natin, sa Pilipinas, kalimitan, tinatawag po yun ng mga erector o mga specialist din, ang tawag doon ay mother mass, no? Or base mass, no? Ito naman po yung 1.5 na base mass din, no? Ayan, ito po. Ito pong 1.5, ito po yung merong outrigger, no? Na nakaka-climbing. Kapag ito po ang kasama, automatic po yan, ang iyong unit ay pang-internal climbing. Kung ito po ang isasama, no? Pero kapag ang isasama nyo po, yung 7.5 na may monoblock or yun din po pwede maging base mass, no? Kaya po tinatawag na base mass dahil yun po yung pinakang puno, no? Kahit alin po yung mapunta sa ilalim, yun po yung pinakang base mass, no? Correction ko lang po, ha? Kahit po ito pong may monoblock or ito na base mass or yung 7.5 ang nasa ilalim, kahit itong mass, ito ang nasa ilalim, yan po yung magiging tatawagin na base mass, no? Pero particularly kung hindi naman po naka-install talaga, no, matatawag po na base mass ito. Itong 7.5 base mass, tapos po yung mother mass, yun din po yung base mass, no? Ito po kasi po ng mga standard, no? Ito po yung tie-in bracket. Ito na po ay counterweight para sa aming equipment, fabricated na drill crane, no? Kami ay matagal na sa larangan ng pag-erection dismantle at pag-assembly, disassembly, repair, no? Dismantle erection, paggawa ng derrick crane, jib pull, no? More on tower crane or heavy equipment. Yun po yung trabaho namin, no? Ito po jib pull, sariling gawa, no? At ito rin pong derrick crane fabricated, although original niya po yung jib niya,
Pero yung the rest po nung part ng derrick is fabricated. No? Ito po ay gagawin naming derricking. No? Kung nakikita nyo po yung kanina, yung binubutasan na 15mm, para po dito yon, no? Kasi i-revise po namin para mas maging matibay at magamit namin sa mas mabigat pa na bubuhatin, no? Ako nga po pala ang pinakang general supervisor po dito sa aming kumpanya, no? Hi. No? Ako po, lahat nag-welding din po ako, nag-ooperate, nagte-training, no? Nagre-refer, nag-erection, nagdi-dismantle. Yun po yung hawak ko lahat, no? At ako po ay working supervisor, no? Ito po, ako po ang nag-welding, no? Welding. Bakit po winilding namin ito, no? Ito po kasi yung jacking cage, ito po ay sa kliyente namin, no? Kami po kasi tumatanggap din ng kliyente, mga client, no? Kasi business po yung ano natin eh, kumpanya eh, no? Ito po ay ni-refer, no? Tinanong kasi kami kung pwede pang i-repair, so dahil marami na rin po kami na-repair na jacking cage. Ito pong jacking cage ay para po ito sa pag-jack up ng tower crane, no? Saan bakit kailangan ng ganito na equipment para sa tower crane? Para po yung tower crane maiangat at madagdagan ng mass, no? Ito po, tayo po ay meron tayong flexible type ng mga tower crane. Ilan po ang flexible natin? Apat na klase ang flexible, no? Type ng tower crane. Una, nasa labas siya ng building, or kung tawagin ay external freestanding, no? Yung freestanding, yun naman yung nilalagyan ng tie-in bracket o ginagamitan. At ang ginagamit din ng pag-angat, ito na yun. Itong climbing cage or jacking cage, no? Itong nire-repair namin, no? At ang pangalawa, yung freestanding din siya, pero nasa loob siya ng building, no? Nasa loob siya ng building at ginagamitan pa rin ng jacking cage at climbing cage, no? Yun yung At ang pangatlo, nasa labas siya ng building, pero wala siyang totally na foundation base o kaya fixing angle. Kumbaga, ang ginagamit niya ay counterbalance, no? Counterbalance. Ang pinag-uusapan po natin ay flexible type ng tower crane, no? Na pwede pong gawin at nakadepende po sa structure ng crane na gagamitin or pag lalagyan, location, no? Pwede pong external freestanding with counterbalance at pwede rin pong external freestanding na mayroon pong foundation base or reusable fixing angle or fixing angle disposable. At meron din po sa panloob na building, no? Panloob na building pero naka-freestanding po siya, no? Gagamitan pa rin po 'yon ng climbing cage or jacking cage. Kaya po minsan ipinapasok sa loob ng building dahil wala pong exit sa labas na pagtatayuan ng tower crane. Pero naka-freestanding pa rin po siya. At ang pang-apat po, yung po yung tinatawag na internal. Yung internal ay hindi po pwedeng pang external. Bakit po? Kasi ang external at ang internal ay malayo po ang pagkakaiba, no? Kung ang internal ay ginagamitan ng climbing cage, ng collar, ang external ay ginagamitan ng climbing cage, no? Nandun po yata sa sulok yung ano. Ayun, natambakan po kasi yata ng ano. Dami ng ano rito. Nag-lockdown kasi, kaya walang naghahakot ng basura ngayon. Nandun sa may damuhan yung collar. So, by next time po, ipapakita ko sa inyo yung itsura po ng collar, no?
Yung pong collar, doon po isi-set up yung I-beam. Mag-set up po ng I-beam, ipapato yung collar, then yung cylinder, mamaya po, ituturo ko sa inyo yung cylinder at saka hydraulic pump. Yung po yung nag-aangat sa tower crane, no? Puntahan po natin para makita nyo yung itsura ng hydraulic pump at ng cylinder. Ito po ay dagdag sa inyong kaalaman para kayo po ay hindi naiisahan, no? Ito po yung hydraulic pump, no? Hydraulic pump. No. High power hydraulic pump po ito. Yan po. At ito, yan, hydraulic pump. 380 at 440 pound supply nito. Ito. Ito po yung lifter yoke. Ito po lifter yoke. At ito na po yung hydraulic cylinder. Ito po ang hydraulic cylinder. Ito po ay power resistor bank. No? Yan po. Yung pong mga ipinakita ko sa inyo na hydraulic pump at cylinder, no? Hydraulic pump at cylinder, yung po ay ginagamit dito, no? Yung po ay ginagamit dito para po makapag-jack up at makapagdugtong ng mas yung pong dilaw. Dilaw or yan pong isa, itong dilaw na yan. Yan. Yan po idinudugtong niya sa taas, no? Yan po yung ano natin. No? Ngayon, nakita nyo na kung ano yung mga kailangan para makapag-jack up at ano yung external at internal at ano po yung mga pagkakaiba-iba, no? Ito po yan. Marami po tayong pag-uusapan. Pero ngayon, hanggang dito lang muna. Tatapusin ko lang muna ang explanation ko kung paano, no, mag-rehab ng jacking cage or jacking equipment, no, or telescopic cage, no. Paano ba malalaman kung pwede pa o hindi na yung telescopic cage or jacking cage, no? Una sa lahat, yung mga roller niya, asan yung roller? Ito po yung mga roller, no. Ito po yung mga roller guide, no. Ito. No? Yan po lahat 'yan, no. Depende po sa ruler. Yung iba po kasi nagiging times 2 po ito. Times 2. Bali, isa, dalawa, no? Isa, dalawa. Yung iba naman po, single ruler, no? Pero yung iba po kasi double. Double ruler siya. Yung isa po dito, yung isa dito, no? Ang ilalim. Ngayon, ito po ay merong 6 lamang. 8. 8 na ruler. Single po ito, no? Bawat isang kanto ay merong single roller, pero sa isang kanto po ay meron pong dalawa sa baba at taas, no? Ayun po yung isa at dito yung isa. Ito doon po sa kabila. Ngayon, una po sa lahat, titingnan niyo po kung gaano kakapal ang kalawang at ano po yung mga tinamaan ng kalawang. At yung po ba ay medyo makapal pa ang bakal niya? Pag kinabras mo pa, pag ginrinder mo ba, hindi pa lubog-lubog? No? Hindi pa ba kaya niya pa kaya? Paano po natin malaman? No? Una sa lahat, tingnan niyo po kung una sa lahat, tingnan niyo yung mga roller. Ito po, no? No? Tingnan niyo po ito kung kinain na po ito ng kalawang, manipis pa, makapal na, or wala na pong mga lock, no? Although magagawin po yan ng paraan, pero ang una pong titingnan nyo yung thickness po nito. Ito po, itong mga plate na to, kung kinaya na po yan lahat ng kalawang, pati po itong mga cross nya, cross support, yung mga brace, no? Ito lahat yan, no? Tapos ito pong beam nya, yan yung beam. Tapos ito pong angle, no? Angle bar. Ang titingin nyo po ito, yan, gaya po nito, nabutas na, kaya nilagyan namin ng tapal sa ilalim, no?
ito, may butas po yan. Yan, butas. May mga butas po yan. Ayan, oh. Kaya, mayroon po yung kami nilagay na plate sa center, din meron din po kami nilagay sa lower, no? Ito po, maliban po dito, sa nilagay namin, meron po sa loob para maging matibay. At ang final po nyan, mayroon po dito sa ibabaw, no? Na plate pa. At ito po, dahil nag-bend, no? Tatasasin to para i-alignment, no? Lahat po ng mga nabaluktot, i-alignment. Tapos ito po ay gagawin ng tube. Iti-tube na po ito. Dahil nagkaroon na po siya ng pagka-twist. Nag-twisted na po siya. So, lalagyan, ang gagawin po natin, i-advance na po natin siya na mas lalong matibay. No, kasi nagkaroon na po kasi ng twisted. Ibig sabihin, nagkaroon na po ng post-rated yung ibang mga parts ito. Kaya mapapansin niyo po yung iba, pati po yung taas, ay medyo lumundo na, nagkaroon ng curve. So, lahat po yan, lahat yung mga yan, no? Lahat po ng mga cross support, yung mga brace, iti-tube na po yan, lahat, no? Tube, pati po ito, itong ano yan, angle bar na yan, yung center niya, i-tube na rin po yan, or kaya panibago pong angle. Igagala pa po dyan hanggang doon sa may, ano niya, sa dulo, no? Circle na po yan papunta dito. Kaya lahat na po yan. Para po wala na po magkaroon na ano, magkaroon ng problema. Kasi una po sa lahat, ito po kasi butas na. Butas ng mga to. Yan. Tinapalan po namin para lahat po yan. Kabilang po yan. Ito, winelding ko po yan. Ako po ang gumawa niyan. Ako po ay working supervisor, no? Lahat po. Equipment, lahat. Ako po ay nag-inspection. Lahat sa foundation, footing, lahat po ng ano. Almost 14 years na po yung experience ko halos dito sa ano, sa tower crane or heavy equipment, no? Tapos ito po, kaya nga po ito, yan, nung in-inspection ko po ito, sabi ko pwede pa po ito, kaya sabi ng kliyente, okay, kung pwede pa talaga, kayo na ang bahala. Kaya ito po, dahil hindi naman po namin pwedeng sabihin na okay na ito, pero hindi pa naman pala, kaya ginagawa po namin, ibibigay sa amin ng ganito, pagbalik namin, parang bumili ka ng brand new, no? Ito po ay pang, ano po ito, hindi po ako nagkamali, pang-anim na po itong nirepair namin, pang-anim na jacking cage, no? Yung isa pong, ano, pinakamahirap pong nirepair namin, yung nahulog yung jacking cage sa baba, nag-release kasi pinalitan yung ano niya, yung body ito, yung channel namin ng i-beam ng beam, tapos doon ginalapaan lahat ng ano. Ayan ang medyo pero okay na po sa lahat, sa awa ng Panginoon hanggang naman ginagamit pa yung jacking cage or climbing cage. Lahat po kami, nagsusupply po kami ng mga parts, no? Nagbibigay din po kami ng services, no? Nag-services din po kami sa mga kumpanya na gusto magpa-service sa amin. In good quality po yun. In quality services. Tapos yung gusto pong mag-aral, gusto pong matuto, wala pong problema magtanong. Gusto nyo pong mag-operate, mag-rigging, mag-erector, welding, welder, scaffolder, lahat po. Anytime, anywhere po, basta magsabi lang po kayo. Dito po, manood po kayo palagi para kayo po ay magkaroon ng konting kaalaman. Yan, ito po. Hanggang po sa muli. Maraming salamat po. Maraming salamat. Ako po ay magpapala muna sa inyo dahil ako po ay may gagawin muna. At dalapigan ang sinabi ko sa inyo. Ako po ay working supervisor. Ayoko po nang binabayaran ako ng aking boss. Ng aking boss at hindi ako nagtatrabaho, kaya kailangan po magtrabaho, ano. Maraming salamat po sa mga nanood at sa nag-subscribe, sa patuloy po kayong sumuporta at para din po sa mga tao na gusto ng matuto, huwag niyo pong kalimutan na mag message sa akin. No, willing naman po akong tumulong sa mga gustong matuto at gustong madagdagan ng kaalaman. Ito po ay hindi lang para sa akin, para sa inyo rin pong gustong matuto ng aking kaalaman. Muli, hanggang sa muli po, ako nga po wala si Mr. Correction sa YouTube. Maraming salamat po. God bless. Thank you.
lockdown.